Hello everyone! Your Tita Moms is back. Today, ang iba-vlog ko, papakita ko sa inyo kung ano yung mga basic needs na kailangan kong bilhin for bubble taping because ang Hoy Love You po ay may season 2 na! Yay! So, kung naalala niyo ho, last season, medyo nagpasilip ako ng konting clips na dun sa mga gamit na dinala ko. Pero hindi ko siya na napakita lahat. Pero last season, ang dami ko kasing dala. Ngayon, na-compare ko na yung mga hindi ko pala kailangan or hindi ko magagamit masyado. Hindi ko nadadalin this time. So, ang goal ko for this season is to minimize. Mas konti yung mas kailangan ko lang ang dadalin ko. So, dahil ang OC ko sa gamit, ang hilig ko po sa mga pouch, bag organizers, separate bags, kung ano-ano mga bag. Mayroon akong medicine bag, mayroon akong makeup bag, mayroon akong toiletry bag. Ay, kung ano nyo yung maiisip nyo yung mga pwedeng bag na ilagay pang biyahe. Nako, meron hong ako nyan. So, inisip ko na dahil nag-scroll tayo sa mga online shops, nakita ko tong trolley part. Sabi ko, taping naman. So, pagpunta ko doon, aalis ako ng bahay, pagsakay ko ng kotse, bababa na ako sa location. Few steps away, andun na yung villa na pagstayan ko kung may hagdan man. Few steps lang yon. So, baka naman ubra na itong trolley cart. Instead of using bags, baka itong first row, pwede ko na gawin na puro makeup lang. Tapos yung second row, doon ko lalagay toiletries ko. And then third row, doon yung mga cleaning materials ko. Sanitize, ganon. May kasama siyang mga baskets. Optional naman yan kung gusto nyo lang bilhin yung cart or yung set ng with baskets. Kasama tong 3 squares na detachable. Tapos, ito, separate ito yung order. Yung half circle na detachable yung basket. Ngayon, nakapag-prepare na ako ng konti. Ipapakita ko lang yung mga basic makeup na ginagamit ng character March. Okay? So, natutunan ko kasi this time, noong last time hindi ko to naisip, ang nadinala ko lang na foundation is yung normal skin color ko. Tapos, syempre beach, tapos puro outdoor kami, nag-darken talaga yung skin tone ko. Hindi ko na-anticipate na dapat pala may dala akong dark shade na foundation. Hindi, ang hirap kasi nakahabulin mo lang siya ng using ano lang, dark powder and or contour. Ang tendency nun, kakapal siya ng kakapal. So, magkikake yung makeup. Parang ang bigat sa face, hindi ka na fresh tingnan. So, ang tip na bibigay ko sa inyo, bumili kayo ng 2 shades. So, ito, sariling investment ko to. Talagang hinanap ko. Mahirap kasi yung makeup, hiyangan din talaga yan. So, trial and error ang ginawa ko dito. Bumili ako, try ko pag hindi hiyang. Okay, kung sino gustong sumalo, ibigay ko siya. Ngayon, isa to sa mga nahihiyang ko. Tip na bibigay ko sa inyo, bumili kayo ng lightest and bumili kayo ng darkest shade. So, habulin nyo na lang yung skin tone nyo, imimix nyo yan until magagamayin nyo naman yan. Itetest yun, especially dito sa area na to. Habulin nyo lang yung skin tone nyo. Lalo kung lagi kayong lumalabas, diba? Siyempre, ang malakas makaano rin talaga hangin, eh. Lalo pag nasa beach. Tapos, isa pang favorite ko foundation, itong Giorgio Armani. Medyo pricey siya, kaya lang, sa akin naman kasi sulit eh, dahil 1-2 drops, okay na siya sa akin. Parang matanggal lang yung mga konting chisis na mga blemish mo, or yung mga dark spots. Yun, okay na ako doon. So, may 3 shades ako nito. Pero halos hindi ko na nga nagagamit eh. Saan ka naman pupunta ngayon? Magme-makeup? Di ka naman pwede mag-makeup, diba, sa bahay. So, matagal na siya sa akin. Meron ako number 3, number 4. Itong 3.5, mas parang warm kasi yung tone nito eh. So, ito na lang dadalhin ko kasi pag dinala ko yung lightest, mawawash out ako sa ilaw. Baka maputi, magbuha akong bubuk. Anyway, sa mga first few days, one shade lang muna ako. Tapos, pag talagang yun na naapektuhan na yung skin color natin, that's when ako mag-shift dito para mag-mix ng color. So, usually, pag taping naman, especially pag light makeup, ako lang talaga ang nag-makeup. Tsaka, di ba, nag-aral po tayo ng bridal makeup. So, pangarap po yun yung maging bridal makeup artist. Eh, inabot na tayo ng pandemic. Akala ko nga mapapursue po yung dream ko na yun ng kapag-dry, kapag-bridal makeup. Anyway, yun na nga, since pinakita ko tong mga foundation, hindi ko pala napakita una yung primer na ginagamit ko. Ito, Hourglass. Yan. Sobrang fine nito sa balat. Ang dulas na gamitin. Tsaka, pili ko ang ganda ng lapat ng makeup. Also, I put, moisturizer. Bago rin ako mag-makeup. Ito yung brand na ginagamit ko. And then, ito, requirement yan. Kung mag-mix ka ng makeup, ng foundation, dapat may ganito ka. So, pag ako nagni-makeup,
I-mix ko itong dalawang shade na to. And then, I'll put the Ultra HD na Mika Forever. Okay. Again, sabi ko nga, investment. Gastos, pero sulit naman. Kumbaga, hindi naman ako nag-hoard ng mga makeup eh. Binibili ko lang what I need na mga makeup na talagang sure na magagamit ko. So, ayan. Ito ko lalagay yung foundation, imimix ko siya, tapos lalagyan ko ng few drops nito. Parang may effect siya na parang mas nakakapag-set and kapit ng makeup. Maganda siya. Ito, and tapos pag natapos ka mag-makeup, syempre, kailangan mo ng setting spray. Ito yan. Ito yung ginagamit. So, though medyo mabigat din siya nung binili ko siya, pero still, sulit naman. Kumbaga hindi ko naman siya maya-maya ginagamit. So, haba pa naman ang buhay niya. Hindi pa ako nagre-replenish. Tapos nakuha ko itong freebie eh. Ganda din ng ano nila, setting powder, yung luminous powder nila. Sobrang fine, sobrang pino. Ganda. And also, isa sa mga hiyang ko din na brand is Bobbi Brown. Yan. Ang shade ko dito is Warm Sand number 2.5. Ayun, tapos ang pang-retouch ko. Ayoko usually, hindi ako usually gumagamit ng mga compact powder eh. Mas nag-work sa akin yung loose powder lang. Para mas manipis. So, ito yan. Ang pinagkatipid-tipid. Sobrang tinitipid-tipid kong loose powder. Ito. Meron siyang effect na nakaka-glow. Nakaka-fresh. Yan. Maganda siya. Tipid-tipid ko yan. Tapos, para siya may mga sparkle. Parang mga glitters. So, may shimmery effect siya sa skin mo. Kasi ako, para, di ba tayo pag nagme-makeup, lalo mga babae, mas gamay mo yung mukha mo, mas gamay mo yung sarili mo. Alam mo yung tamang look para sa face natin, di ba? Kaya most of the time, ayoko rin nga ng, lalo kung taping, hindi na ako nagpapa-makeup halos, tsaka nag-aral din naman ako. So, baka, at least mukha ko naman yung naayos ko. So, mas okay ako dun. Ngayon, sa blush on, nakita nyo ba yung trailer ng Boy? Lakas maka-fresh doon ni Marge. Yung kilig shot ko doon, di ba? In-introduce kami doon ni Love Team. Tapos ako na, di ba ang fresh yung look ko doon? Ito ang tumawid sa look na yun. Yan, itong shade na to. Yung pinkish tone na yan ang tumawid sa glowing look ni Marge. So online ko to nabili. Meron ako isang online shop na binibili lang talaga ng mga imported na makeup na wala dito sa atin. So sa season 1 nagamit ko. Ingat na ingat ako mabagsak kasi syempre nakakahina yan. Meron din ako ng maliit. Actually, almost the same lang eh. Ito lang kasi meron ng contour, meron na siyang highlighter na kasama. So, pwede na siya pang retouch para hindi ko masyadong maraming dala. This one, almost the same lang. Hindi ko pa ito halos sa gamit. So, dadalhin ko na rin baka sakaling, ano mo yun, nabugbog na yung isa, maubos yung paint. Meron pa akong pang salo. May times din na may mood ako na ayoko na masyadong may shine. Parang gusto ko lang matte look. Ito, Jower. Hindi ko alam yung right pronunciation nito. Pero doon ko rin ito binili dun sa favorite online shop ko. Hindi ko nagagamit yung gitna kasi sobrang tinta. Pero ang favorite shades ko, itong dalawa. Maganda to sa fair skin and sa mga morena. Yan, mga perfect for morena. Yung coral shade. Ito din, pinkish. Parang pinkish na ganda. And ito, depende rin talaga sa mood ko kung anong gusto kong look for the day. Kasi ang goal is kung fresh look. Pero minsan kasi maiiba-iba mo yan. Ito, makakabulol to. Si Charlotte Tilbury. Yan. Ang ganda ng tones niya eh. Earth tones. Warm siya. Warm tone. So, kompleto na rin. May eyeshadow, may highlighter, may contour, may blush on. So, di ba? Parang hindi kayo maraming dalang minimize. Minimalist style. And then, pang-retouch. Marami ko nakikita mga co-actors na ito rin yung pang... Ayaw nila nung patong din ng patong eh. Kahit kayo loose powder, minsan nililimit ko rin yung patong. Ang ginagawa ko na lang dahil may nakadikit siya, diba, dun sa powder. Kapagpag ko lang siya. Tapos, dinadump ko lang to para ma-absorb lang yung oiliness natin. Ito sabi nila sa set, oiliness is next to ugliness. So, di mga lokohan lang yan sa set. So, ayan. Pang ano ko to. Mga retouch ba? Siyempre, kung di ka daw makeup, you need to put sunblock. Kasi importante daw yan na nag-sunblock tayo. So, ito parang deodorant style siya. Diba? Bago ka pa makapag-start ng makeup, dami mo preparation. So,
kamamaya pagod-pagod kasi naantok. Akala ko deodorant siya. Kalimutan ko. Ito naman yung gamit ko last time. NARS. Yun yung naging problem ko, yung kinakwento ko kanina. Hindi ako nakapagdala ng dark foundation. So, blended ko lang siya ng powder. Mahabol nung nangitin. Ngayon, ito. Beauty blender. Nakapag-try din ako ng mga murang beauty blender. Yung mga nabibili mo online, mga makukulay. But then, na-realize ko, kasi syempre, nade-deceive ka dahil, uy, mura siya. Kaya lang ang tendency ng mga sobrang mura, dali siya masira. Bili ka ng bili. Pag tinotal mo rin, para ka na rin bumili ng toong beauty blender. So, ang nag-decide ako, bumili na ako sa Sephora, PH lang, ng beauty blender. So, ito siya. Ilang beses ko na ito nagamit, ilang taping na pinagsamahan namin ito. So, ilang beses na siyang nalaban, pero solid na solid pa rin siya. So, meaning, sulit yung ginastos mo sa isang beauty blender compared dun sa marami kang binibiling mga cheaper price ng beauty blender. Kasi ano, mayroon siyang bahay. Freebie ko to nung bumili ako sa isang store. So, dyan siya. Yan, yan lang yung makeup na dadalhin ko. Tapos, dahil na, alam niyo ba, mahilig ako sa mga miniature, yung mga maliliit na mga makeup brushes. Actually, sabi ko sa inyo, resourceful ako. Hindi ako ma-arte sa mga bagay-bagay. Meron akong binili yung mga lalagyan ng, you know, pag-utensils. Diba pa kutsara tinidor ito? Hindi ako ma-arte sa ganyan. Kung gusto nyo lang din, bibili pa ba kayo ng mga mahal na mga makeup, ano, para sa tukador nyo. Pwede naman yun. Ito pa nga yung trip niya. Cutie-cutie. Kasi nalalagyan nyo na kutsara tinidor ito. Tip yan. Another tip. Kung gusto nyo makatipid, pero cute and soft ang color, yun lang pwede yung mga nalagyan na kutsara. So, ito, meron ako talagang mga, nag-collect din ako ng makeup brushes sa Sigma. Ganda talaga siya, yung kapit nung, importante rin yun kasi hindi lahat ng makeup brushes kumakapit yung makeup. So, ito, nag-collect ako. Yung mga basic lang, pa isa-isa. Hindi ko rin ito binigla. Kailangan nating maging wise na misis, di ba? Hindi natin kailangan yung go lang ng go pag may bibili. So, ito. Ito yung dala ko last time. Meron din naman akong bag ng makeup brushes eh. Ang brand niya is My Kit Co. Binili ko din doon sa binibilan ko ng makeup. Yun naman yung pang-trabaho. Pero pag pambahay, okay na ako sa ganitong lalagyan. Ito yung isang bag ko. Ito yung ginamit ko noong nag-showtime ako. So, yung brush yung ginamit ko dito, yung mga maliliit. Foundation. Liquid foundation. Pwede ito pang concealer. Ito pang contour. Ayan, iba yung shape niya. So, pang ganun dyan. Under eye concealer, ganyan. Pang kilay. Kalat-kalat na ito, iba-ibang brand. Meron ako. So, dahil meron akong basket na detachable ng mga ganito. Shoot ko muna dyan. Or pwedeng ilipat ko na lang din. Lalagay natin ano yung mga lipsticks. Hindi rin ito ano ah. Ito sponsor. Pero ito, favorite ko itong lipstick. Bang TV. So, ginagamit ko talaga yan. Especially pag mga fresh look ito. Ligay ito ng friend ko si Erica. Dito na lang siya sa isang basket. So, dyan. Black liner. Brown liner. Kay Palette. Favorite ko to. Bihira ako mag-eyeliner ng black kasi masyadong strong sa mukha. Itong pang-eyebrows, ginagamit ko na siya na eyeliner sa ibabaw. Hindi naman na-irritate yung mata ko. So far, okay siya. So, parang for me, 2-in-1 na siya dito. And eyeliner. Ito yung sinasabi ko kanina na color corrector. Yung mga spot corrector. Concealer siya. NARS ang brand. So, gaya niyan, pag nakita niya, meron na ko siya mga dark spots. Yan. Ganun-ganun lang. And then, patungan niya na ng powder. Yan na. Tagal na siya. White eyeliner. Pampalaki ng mata. Ito, isa sa mahirap din na makeup na binibili ng mga girls. Mahirap kumanap ng under eye concealer na hindi nakaka-cause ng pagka-crack. Kasi, di ba tayo, hindi na natin madedenay mga titas na tayo eh. Tita moms na ako. So, hindi mo na madedenay yung mga lines. Kasi, gusto natin, age gracefully lang tayo. Ayaw natin na mga anything turok sa face. So, i-embrace natin yung mga signs ng mga pag-iedad. So, dahil nag-age tayo, kailangan natin pag nagpapahid tayo ng mga concealer. Sobrang nipis lang. Ang mga, dami ko rin na-try. Trial and error din talaga. Itong Laura Mercier, liquid siya. Sobrang waterproof nito. Kaya pag nilagay ko to kailangan mayroon may base muna ako ng primer. Tsaka hindi pwedeng makapal. Ipisan mo lang. Tapos yun na siya. Tapos loose powder lang. Or itong Maybelline. Maganda to.
Ay! Ano ba yun? Lahat na lang ang gamit ko. Pansin nyo, lagi lahat na huhumbong. Ay, naka very Roxy. Concealer siya. Retractable. Click. Tapos may sponge. Ang shade ko dito. Ano ba shade ko dito? Actually, medyo nadadarkan ako. But anyway, hanapin nyo na lang yung shade niya. Pero ako marirecommend ko talaga ito. Please, maganda. Hindi siya nagka-crack. Yun! So, lipstick. Favorite ko tong YSL. Kasi gusto ko yung mga... Yung amoy niya. May certain amoy siya na... sarap. So, magdadala tayo ng pink. Hindi naman natin kailangan makapal. Pagka medyo fresh lang. Kung magkakaroon pa tayo ng Greta sa season 2, kailangan natin ng bloody red. So, yan. Neutral tone. Fresh. So, ayan. Tawid na yan. Tsaka to, minsan ginagamit ko to as lip gloss na itong Lucas Papaw. Bigay ito ng best friend ko si Pat. Best friend! Patsy! Nasa Australia na kasi siya eh. Ayan. Pinasalubong niya sa akin to kasi alam niya gusto gusto ko to. Anong pa ba? Curlash! Ayan. Para bilantik ang ating mga pilip mata. Tapos ito, dala rin ako. Okay, ito yan. Yung pang mascara. Isang set lang ako ng eyelashes. Brown. Ganda siya. Mukhang natural. Ayan. Para hindi mag-smudge yung mascara pag nag-smudge. Ting-ting-ting. Pilip mata. So, sa makeup, wala na. Yun lang ang kailangan ko. So, wala na akong kailangan ng iba. Tawin tayo sa second row, di ba? Ang gusto natin. Sa second row, toiletries. So, ito medyo pambaba ito. Kailangan natin yan. Diretso na yun dyan. This one also. Ayan. Cotton buds. Ginagamit ko for the face. So, ayan. Yung soap na yan. Aside dun sa bar soap na pinakita ko kanina. So, ito yung toner. Facial wash. Toner. And moisturizer. Hindi siya malagkit. Tapos, gumagamit din ako nito yung mga facial wash once in a while. In between. Kunyari, every other day. Yung may peeling effect siya. Yung parang feeling mo parang naglilibag yung effect niya. Parang naramdam mo na parang nababanat yung skin mo after mo mag-wash. So, tapos, ina-alternate ko to dun sa ito yung mga skincare ko. L'Occitane. Ayan. Moisturizer. And meron ako ng serum. So, ito mga set ng toothbrush. Siguro dito ko ilalagay. Ayan. Dental floss. Dito kayo magkakapamilya kayo. Sea source because pag nagta-travel or ganito, bubble painting, travel, out-of-town, kahit pa out of the country, ang ginagamit ko talaga, mga shampoo na sachet lang. Para tapon ka na lang ng tapon, hindi mo na siya iuwi ulit. Gugupitin mo lang. So, kaya ako may scissors. Ito, nagdala rin ako ng shampoo para sa makeup brushes. Sigma. Ayan, siguro mga at least 3 times. Siguro, every 3 days lalaban ko. Ito yung dito ko i-scrub yung brush. Para matanggal yung mga residue. De-demo ko to pagdating ko. Nakatanggal siya ng mga dirt sa face. Magamit ako ng powder because, syempre, summer, naglaputan days yan. Malagkit, mainit. Nakaka-fresh ng pakiramdam yung may powder ka dito and sa likod. Tapos pag pinawisan ka, amoy powder. So, yun yung goal natin. Meron ako nito, kaya lang wala na akong refill lang actually ito eh. Meron itong ibang linuko para sa room. Amoy baby. Yeah. So, ito palang haba-haba na mga sinasabi ko, diba? Tapos! So, yung baskets ko under, panglinis. Meron tayong disinfectant spray, pangmadalian. Dala tayo ng sabon. I don't think enough to. Bibili ako na mas malaki kasi naglalaba kami talaga ng mga kapatid namin. Meron din akong bar na panlaba. So, pang-backup lang yan. Curing spray. Gusto ko to. Pag naubo siya, re-refillan ko na lang ng alcohol. So, may baon akong dadagdagan ko pa to kasi importante to. Kailangan natin laging alcohol. But prior to that, mas importante mas maghugas tayo lagi ng kamay. And i-follow natin yung protocols para iwas pa rin tayo sa sakit. Meron din ako nito, easy spray. Pang ano siya, dishwashing and kitchen. Scented is refreshing lime. So, lahat na panlinis kompleto. Diba? Ah! Ito naman yung pang retouch bag ko ng alcohol. Nandiyan ang Opa ko. Si Opa Limin ko. Ito, it's a must. Kasi magdadala ako ng sarili kong multi-action cleaner. Disinfectant siya. I-mix natin ito sa water, lavender scent. Para masanitize ko rin yung room. Yung toilet. Lahat ng pwede ko i-sanitize. So, yung isang basket ko, ito.
Yan. Ito na yung pang lower part. Meron akong keg na hand wash. Yan, hand wash. Nectarine Blossom and Honey. Nauso yung mga perfume brands na ginagawa nilang hand soap. Ka-scent ng brand. So, yan. Tapos, magdadala ko ng sarili kong basahan. Siguro, pang table ko, ito. Pang color coding, eh. Pang table ko, ito. Pang toilet. Pang lababo sa banyo. Tapos, yung isa, para dun. Yan, yung dalawa, para dun sa bedroom side. Para hindi tayo nagkakapalitan ng mga basahan. I'll bring my own trash bag. 3 sets to sa 30 pieces. Siguro naman, hindi ko ito mag-focus. Pero, nakakahiya kasi yung hindi tayo nang diba yung abala din dun sa mga staff na pupuntahan ka dahil sa trash bag. So, in that way, baka maka-lessen din ang pagod sa kanila. Ito, look din. So, dyan yung brush. Wala pang toothpaste. Ang dami ko pang kulang na kailangan ko i-room set. I-fill in ko na lang yung mga kulang ko dyan. Ay, ito! Nakalimutan ko ipakita. So, kailangan natin magdala ng mirror. Yung pangmalakas ng... Okay, buong-buong face. Meron naman, nagdadala rin ako ng small one. Because... kapag nasa set na ako, meron akong bag. Bag ng character ko. Kailangan, syempre, importante na meron kang mirror para magsili ko yung mga konting chismis. Ikaw na mismo mag-remedyo ng mga problema na tutsang mo, yung oiliness mo. Ito, bigay ito ng mother-in-law ko. Kasi kesa nga sa dami mong mga makeup na dalhin, dito ko na, ayan, kasi ito, may mga ganito na hindi magnetic eh. So, lalagay mo na na siya na adhesive. So, tinanggal ko siya lahat. Nilipat ko dahil magnetic to. Ito, naka-adhesive. Iba dyan talagang ito, magnetic. So, may highlighter, different shades of powders. Ito naman, yung other side. Diba parang Bible, mali. Booklet book siya. So, siguro ito, perfect siya pang dun na sa room. Kasi ako dun lang ako sa room mag-makeup. Nakakatakot lang, parang pag mag-mabasa na siya. Okay. Tapos, binigyan niya rin ako nito. Ito naman, for retouch bag. Pang-retouch bag siya. Magnetic. So, ano lang yung talagang basic powder na pwede kong hilahin dun sa face na yun. Kaya attach ko na lang dito. Medyo marumi kasi dito nilipat ko dun sa mala. So, mangyayari yan. Ano lang yung kailangan ko. Either yung gusto kong yun lang yung palette dalhin ko or ganito. Kasi anything na pwedeng ma-minimize natin yung mga dadalhin din natin. So, ayan. Diba? Isa na hindi yung andami-dami mong dala-dala. Meron nito sa Amazon. Actually, naghanap ako sa local ano natin. Wala. Dadating sa'yo ganyan lang kayo. Pero sa picture ka. Sana, no? Mag-cash ako dun sa van. Tapos, di kami magka-problema pag inakyat namin dun. So, I don't think uubra yung maisisingit. Hindi ko na ata masisingit dito yung mga medicine ko. So, ayan na siya. Okay. Ayan. Ang plan natin, dadalhin natin siya as is. So, ayan siya. Makeup, yung first row. Second row, toiletries. Diba? Blur na lang natin yung mga brands. And then, yung last row, yan yung mga pang-cleaning materials natin. So, yan! Movable pa. Okay, I need to go to the toilet. Hihilahin ko lang siya. Or, I'll bring the basket lang. Or, yan. Katabi ko lang siya dun sa makeup station. So, yun. Ayan. Napakita ko na. Yun na yung goal natin. Instead dun sa maraming bags, nasa isang push cart na siya. So, ito, kalimutan ko hiyahon. Bigay ito ng mother-in-law. Tagal na ito sa akin. May ilaw din siya. So, ito, times 10 zoom. Ito. So, itong taas pala. So, pag kailangan mong masinsina na pagpantay na pagtutong kill at mabusisi mo yung pag-fill-in ng mga gaps ng ilaw. Yan. So, times 10 zoom yan. Lahat ng dadalhin ko yung talagang magagamit yan. Something you gusto ko. Next batch, yung mga gamot yung sa bag ko na dadalhin. Kasi papakita ko naman sa inyo yung mga dadalhin ko. Hindi ito yung basic bag na ginagamit ko pag lumalabas. Much bigger than the usual. Kasi syempre, pang taping siya. So, yung notebook, inhalers, gadgets, chargers, yun, doon natin. Alamin natin kung ano yung mga ilalagay natin. Medicine bag. Yan na naman. Hindi natin siya napagkasya, so wala tayong choice. So, that's it! Sana po nag-enjoy kayo and yung mga konting tips, konti lang actually tips na nabigay ko sa inyo. Pero sana mag-work po yun sa inyo. Sa makeup, like I said, trial and error yan. But so far, ako po sensitive ang skin ko sa makeup. Try nyo rin, baka mag-work din naman po yun sa inyo. So, follow and subscribe po kayo ha. Thank you for watching and salamat po sa pag
papanood ng mga vlogs po natin. Yan lang po yung napakita ko today. Sana short lang siya. Kung short lang siya, i-attach na natin yung what's in my bag na dadali natin for taking. Marami pa akong mapapakita po sa inyo. Yun po, sana po nag-enjoy kayo. Please like and subscribe. And ano po, ingat po kayo palagi and stay safe always. Lagi po tayo mag-pray na gabayan po tayo ni God. Dahil sa panahon po ngayon, kailangan talaga solid po tayo lahat. Ingat po! Bye!